May bago na ngang team itong si Blake Griffin. Nag-sign siya ng 1-year deal, fully guaranteed deal sa Boston Celtics. For sure na backup nga siya ni Robert Williams. Pero hanggang wala pa nga itong si Rob Will, ay for sure na si Griffin muna dyan. Hindi man ganon kagalingan sa depensa itong si Griffin, hindi kagaya ni Robert Williams, pero bawing-bawi naman niya sa kanyang opensa. He can create his own shots, jumpers, three-pointers, layups, at may handles nga rin itong si Blake. Kahit papano nga mga idol ay kaya niya rin gumawa ng plays for other people. So for sure na magandang addition nga ito para sa team ng Boston Celtics. Another weapon besides sa kanilang mga superstars. At mukha nga gusto nga talaga nilang maghigante. At hopefully manalo na ng championship. At ngayon naman mga idol, pag-usapan nga natin ito ngang ESPN stats. Dahil naniniwala nga itong si Kevin Pelton na ito nga daw Golden State Warriors ay mananalo ng 41 wins next season at sila ay magiging 8th seed. At itong si Stephen Curry ay hindi napigilan at nagkomento, 14% chance to win the finals last year too. So mukha ngang nangongolekta na itong si Stephen Curry ng motibasyon for next season. Kaaga-aga pa nga ay pagdududa na agad ang pabaon sa Golden State Warriors. Hindi ba nga daw natuto itong ESPN experts last year matapos nga na magkampiyon ng Golden State Warriors? Another season, another pang di-disrespect nga na naman daw dito sa team ng Golden State. Masyado nga daw obsessed na obsessed ang ESPN sa mga numbers at stats, sabi ng mga Warriors fans. Bakit hindi daw nila subukan na manood ng actual basketball at doon sila mag-analyze at hindi laging nakabase nga daw sa statistics na minsan nga ay hindi nagsasabi ng totoo. At ang prime example nga dyan ay itong statistics na ito about sa Warriors. Matapos silang magkampiyon, 41 wins lang daw sila next season. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Pero para na nga sa ating panghuling balita, palay na ang lumalapit sa manok pero ayaw pa nga tukain ni Rob Pelinka. Ayon nga sa latest report about sa Pacers, sabi dito, Pacers would trade Buddy Hield and Miles Turner right now if Lakers included 2 unprotected first round pick. Kaso mukha ngang ayaw talaga itong gawin ni Rob Pelinka. Malino na hindi niya nga nakikita itong si Hield at Turner na worth it ng kanilang 2027 at 2029 first round pick. Both good role players nga sila pero not great role players. At isa pa, 1 year left na lang itong si Turner sa kanyang kontrata at si Hield naman ay 2 years na lamang. So short term na lang na makukuha ng Lakers itong dalawang players na ito. At parang pinipressure nga lang ng Pacers itong Lakers na gawin na itong trade na ito. Parang ino-overprice nga nila itong kanilang dalawang player, ino-overrate. Dahil alam nila na itong Los Angeles Lakers ay medyo desperado nga na mag-improve. At gusto na nga rin i-trade itong si Westbrook, kaya naman intentional nga nilang itinaas ang presyo ng kanilang dalawang role player. Kaso mukha ngang nag-iisip ng maigi itong si Rob Pelinka at hindi niya nga kinakagat itong pain ng Indiana Pacers.